Ayan, so magandang araw sa inyong lahat and welcome to the fourth week of our lesson here in DISS. So I know that in the past 3 weeks of our lesson, meron na kayong mga natututunan and you now have this kahit na papano na knowledge on what social sciences is all about. So yung mga nakarang araw, pinag-usapan natin yung mga branches, the basic concepts of the branches and its subfields ng social sciences. So ngayon, may iba na naman tayong pag-uusapan, okay? So if you are now ready, so I want you to prepare your modules. I want you also to prepare your pen or your papers, ayan, para makapag-take down notes kayo for your takeaways in our lesson, okay? So today, we will be talking about the dominant approaches and ideas in the social sciences. So these are the basic concepts and principles of structural functionalism, Marxism, and symbolic interactionism. So ngayon, ang pag-uusapan, medyo mahaba talaga tong lesson natin ngayong araw na ito. But then, please bear with me. Sana kung may mga further questions kayo, pwede naman kayong magtanong sa akin personally kung meron kayong hindi naintindihan or hindi naging malinaw sa inyo. But then, the first thing that we will be talking about today is structural functionalism. Ayan, structural functionalism. So, do you have any idea what structural functionalism is all about? Ayan, siguro first time nyo lang itong narinig, no? But then, we will be talking about this principle, okay, sa pamamagitan nito. So, makukuha natin yung definition ng structural functionalism through, okay, deducting the definition of these two words, okay? So, structural and functionalism. So, naniniwala ang mga structural functionalists, okay, and they are seeing society as a complex system na merong iba't ibang parts, na merong iba't ibang iba't ibang parts, okay, iba't ibang structures that promote solidarity and stability. So what we're talking about here, for example, in a society, merong iba't ibang structure daw ang society, may iba't ibang parts daw ang society, and each part of that society is equivalent to each functions. Okay? So for example, in a society, kabilang sa structure ng society ang family. So family, okay, is a structure in a society which is also equivalent to a certain function. Ngayon, kailangan itong different structures ng society ay ma-identify ang kanilang functions or ang kanilang roles for what? To promote solidarity. Ayan. To promote solidarity and stability. Okay? So, tatandaan natin, no, na magkakaroon lang daw ng solidarity, okay? Pagkakaisa, ayan, stability, magkakaroon lang ng peace and order in a society if each structures in a society knows, okay, knows and are aware of its different functions. Ayan. So, aside from that, in those different structures of society, they believe that these structures are what? They are interdependent with one another. Okay? Interdependent. Okay, dependent, okay, with one another. They are interdependent with one another. Ibig sabihin yan, these different structures of society are working independently. Okay, tatandaan na, they are working independently, but they affect one another. So, ang family, ang church, o ang religion, ang school, ang government, they work independently. Tama? Hindi naman necessarily kailangan ng government ng family para mag-work siya. Government can work alone. Okay? The government can work alone, but then, okay, for us to reach stability and solidarity, these structures, despite that they are independent with one another, they must work interdependently. They must work, okay, cooperatively. Okay? Dapat kahit na independent na nag-work si family, si government, si religion, dapat yung functions nila ay magkakadugtong.
Okay? Naiintindihan natin yun. Sana naiintindihan niya siya, no? So, sabi, structural functionalism, ito ay na-develop daw ni Talcott Parsons during the 1930s. Ayan, under the influence of Max Weber and Emil Durkheim. So, it emphasizes social structure, yun na nga sinabi ko sa inyo, the social structure as an any relatively stable pattern of social behavior. So, they define, or itong si Talcott Parsons, he defined the different structures of society as the relatively stable pattern of social behavior. Okay? Relatively stable social pattern. Okay? The church, the government, the family are stable. Okay? Hindi sila pwede, hindi nababago. Okay? Hindi ngayon may government, tapos bukas wala na. Hindi ngayon may family, tapos bukas wala na. Those structures of society are stable. Okay? They are stable, they are independent with one another, but they works and functions interdependently. Okay? So, ang pag-uusapan natin ngayon will be also the historical roots. Ay, gusto kong gumamit ng ibang color. Pwede ba? Ayan. So, we will be talking about first, okay, una, are the historical roots of structural functionalism. Okay? So, nanggaling daw, so na yung black. Okay. So, nag-root or nagsimula daw ang pag-aaral ng structural functionalism during the 1970s. Ayan, medyo bago-bago na siya, no? So, functionalists coined important sociological concepts katulad ng norms, systems, and roles, okay, that became the foundation of modern sociology. So, importante, okay, nagsimula ang pag-aaral ng structural functionalism way back noong 1970s, and they considered the norms, systems, and roles in a society as the most important foundation in studying this principle. Hindi mo maiintindihan yung pagpa-function interdependently ng iba't ibang structures of a society if you would not be considering the norms they follow, the systems they have, and the roles that they part in. Okay? So, sabi nga dito, di ba, that structural functionalism is a perspective in sociology na nakikita niya ang society as a complex system. Okay? Tulad ang in-explain natin kanina na kung saan ang parts, ang iba't ibang structures, okay, ng society ay nagwo-work together to promote unity and stability. So, we could consider during the 1970s, okay, they are defining the definition pa netong structural functionalism. They are actually comparing the study of structural functionalism in a human body. Diba ang katawan ng tao, ano ba ang kinocompose ng katawan ng tao? Diba, we have the nervous system, we have the reproductive system, the digestive system, diba, we have the different systems in our body. Okay, wag na lang natin siguro pag-usapan yung system, pero pag-usapan natin yung iba't ibang parts ng katawan ng isang tao. There is a specialization in studying the brain. Okay, pwede mong pag-aralan independently. Okay, ang pag-aaral sa utak ng tao. Okay, there is an independent specialization about the heart, about the teeth. Tama, may mga dentist nga, di ba? May mga cardiologists nga, may mga neurologists nga, may mga internal medicine people nga, di ba, na nag-aaral tungkol sa bituka, and so on and so forth. They is independently, or about the different parts of our body, independently, okay, works, di ba? They independently works, okay? Pero, okay, kapag katinanggal mo ang utak ng isang tao, hindi po nagaganang isang buong system ng katawan. Naiintindihan natin, ganun ang structural functionalism. We are independently working. Okay? Ang digestive system mo, okay, independently works. Pero kailangan yung what I'm trying to say is yung utak mo at yung digestive system mo, they independently works. Okay? But they affect one another. May sariling ang ginagawa ng digestive system ay hindi kayang gawin ng utak. Kaya bang tumunaw ng pagkain ng utak?
Hindi. Kaya bang mag-command ng tiyan mo na gawin niya sa paa ganito? Hindi. Diba? Meron silang iba't ibang function. Meron silang iba't ibang roles na ginagampanan. Okay, but then, at the end of the day, okay? But then, at the end of the day, they still relate to one another. Okay? So, ganon ang tinatawag natin sa structural functionalism. Ayan. So, ngayon, ayan, may mga pag-uusapan na for us to understand the concept of structural functionalism. Meron lang tayong pag-uusapang ilang mga tao. Okay? So, the first person that we will be talking about is August Comte. Okay, isa na yun. Okay. So, we will be talking about, number one, this is under structural functionalism. It's August Comte. Ayan. Or August Comte. Okay, I don't know. But it's August Comte para madali na lang din kayo pa nag-i-spelling kayo. So, si August Comte was the first one to use the term sociology. Okay? So, he was the first one to term the word sociology. Ay, grabe. Napakalupit naman pala ni August Comte. Ano? Okay, siya ang unang gumamit, okay, ng term na sociology. Okay? Kasi itong si August Comte, masyadong curious ito sa society. Okay? And while he was observing and making conclusions about how society works, okay, he was able to come up with an academic field to study the society itself. Okay? So, sa madaling salita, dahil na-curious lang siya, paano ba nag-work ang society, bakit ang mga tao, ang mga hayop, ang mga institutions, bakit sila kanya-kanya naman, pero bakit naapektuhan nila ang isa't isa, anong nangyayari, okay, marami siyang mga hows and whys, and then, because of that question, diba, he was able to pioneer the study in academic field of sociology. Sociology. Okay? So, they now, okay, ito na nga ngayon si August Comte. Okay? So, on his investigation, or while he was being curious in studying the society, he came up with a conclusion na kailangan para daw mas maintindihan natin ang pag-aaral ng sociology is we must use empirical evidence. Okay? We must use empirical evidence, or what we call scientific evidence. Okay? Kailangan daw, if you wanted to understand society, you must be scientific about it. Okay? You must not be the one who just use your own, your own emotions, your own perceptions to understand the society. You must use scientific evidences. Okay? Na hanggang sa ngayon naman, okay, ginagawa naman natin ito. Tama? For us to understand society, we are using what? A statistical method. Diba? Gumagamit tayo ng mga statistical tools or statistical formulas, diba, to count the number of people who have this attitude, to count the number of people or the average of workers who have this response towards this kind of leadership. So, we are using a statistical method, which is a scientific method, which is an empirical tool to understand the community. So, he called this kind of view as positivism. Okay? He called this view as positivism. So, it is a way of thinking, okay, based on the assumption that it is possible to observe social life. Okay? Kaya daw nating maintindihan ang community. Kaya daw nating maintindihan ang social life if and only if we will be using scientific evidences. If and only if we will be observing, we will be ending up in conclusions through using scientific method. Okay? Di ba pag sinabi kasi nating scientific method, ano ang naiisip ninyo? Hindi siya literally na para maintindihan mo yung social life, kailangan mong buksan ang katawan ng tao, okay? Buksan ang isipan ng tao. Hindi siya literal na ganun. Okay? So, when we say that we need to use scientific method to understand the society and to understand the social life, ibig sabihin, we are using methods. Kaya nga empirical, tama? We are using methods. Diba pag sinabi nating methods or empirical method, diba we are using what?
step-by-step procedure. Okay? We are using step-by-step procedure. Hindi tayo basa-basa lang nagja-judge. Hindi lang tayo basa-basa nagka-come up lang. We are, of course, di ba, observing. At bago ka mag-observe, kailangan meron ka munang mga ebidensya, meron ka munang sapat na ebidensya para masabi mo na problema yung inoobserbahan mo. Okay? Kaya ngayon, itong si Comte, ayan, he was able to come up with these three, okay, evolutionary or three intellectual stages in his evolutionary theory. Okay? So, ito ay three intellectual stages in history according to the evolutionary theory. So, ang mga tao daw, okay, ano to? Ano tong three intellectual stages na to? Malalaman natin sa intellectual stages nito yung process kung paano nag-o-observe, okay? Kung paano nag-o-observe ang isang tao. Okay, dito sa three intellectual stages, we were able to find out the historical process or the historical stages on how do people observe social life. Simula nung mga unang-unang-unang panahon pa hanggang sa modern times. Okay? Kaya nga, ang unang stage natin is theological stage. Okay? Theological. Okay, di ba pag sinabi natin theological, it is kumbaga a principle that is related with religion. Yan. So, ang mga tao during those times, okay, they view the world, okay, they view the world, they seek to understand the nature, they seek to understand their social life, okay, ang basis ng kanilang pakikitungo sa ibang tao ay ano, it is in the direct expression on the will of God's. So, ang pananaw ng mga tao when it comes to natural phenomena, okay? Ang kanilang tawag ito, ang kanilang perception, okay, sa mga problema na nangyayari sa paligid nila ay always something related with God's. So, for example, okay, I don't know, I'm sure na mapapag-aralan niyo to sa inyong IW. Okay? For example, no, there is this nag-originate talaga, ano titugma to eh, kasi ang religion, okay, nag-originate ang religion sa mga sinaunang tao, okay, na naniniwala sila na lahat ng mga bagay na nangyayari sa paligid nila ay bigay na isang supernatural being. Okay, so related, tama sa sinabi ni Comte. Sabi kasi sa pag-aaral ng world religion, kasi ulitin ko ha, ay according kasi sa pag-aaral ng origin ng religion, nagsimula ito noong mga way back pa na kung saan ang mga tao, they based, okay, the natural phenomenon that are happening around them, they based those things on their gods. Ano, example tayo ha, sa part tayo, for example, kapag ka nagkaroon ng tagtuyot, okay, kapag karoon ng tagtuyot, okay, ang kanilang perception doon is pinaparusahan sila ng mga gods nila. Kapag ka nagkaroon ng, like for example, nagkaroon ng tagsibol, okay, nagkaroon ng magandang ano, season, okay, ng pagtatanim ng lupa, okay, they are thinking that it is now the blessing of their gods. Okay. Kaya nga hanggang sa ngayon, nauuwi natin to eh. Itong theological na ano na to, theological stage na to. Parang sa ngayon, may iba pa rin na ganito ang perspective. Kaya nga may mga festivals tayong ginagawa, diba? Festival tungkol sa bangus. Diba? Festival tungkol sa palay. Festival tungkol sa mga prutas. Okay? Because during the very, very old times, in this theological stage, okay, they coordinate everything that are happening around them with their supernatural beings. Okay? So, for example, kapag kami nagkasakit, nang napakalubha na walang kagalingan, okay, they are now perceiving it, di ba, as someone na ano, na sinapian ng masamang spirito, okay? They are now perceiving that someone na nag-disobey sa Diyos, sa Diyos-Diyosa nila, kaya nagkakaganon sila. Okay, so yun tinatawag natin theological stage. Okay, next. Next naman is the metaphysical stage. Okay, so metaphysical stage, okay, it is characterized by the belief
that abstract forces tulad ng nature. Okay, they believe in the natural phenomenons, or they believe in the abstract forces like nature rather than their gods. Okay? Ayan. So, for example, dati nung theological stage, iba lahat ng bagay may relation sa mga gods and goddesses nila. But during the metaphysical stage, okay, nangyayari ang isang phenomena, okay, or phenomenon because of something that is happening in the nature. Okay? So, for example, okay, nagkaroon ng sakit, okay, si kapitbahay mo. Nagkaroon ng sakit si kapitbahay, hindi dahil sa hindi dahil sa pinarusahan siya, kundi nagkaroon siya ng sakit kasi meron siyang bacterial infection. Okay? Nagkaroon siya ng, meron pala siyang, bacterial infection na tinatawag natin. Okay? So, for example, during the Black Plague, okay, kung search nyo yun, yung Black Plague na nangyari sa Europe, wherein 3/4 of the people in Europe ay namatay. So, during this metaphysical stage, okay, nakapag-come up sila na kaya nagkaroon ng ganong malulubhang mga sakit ang mga tao because of the bacteria that is found in rats o sa mga daga. Okay? Pero, still, in this metaphysical stage, kahit na meron na silang perception na ang natural phenomena ay something related pala, hindi lang sa mga Diyos-Diyosan, or kundi pati na rin sa nangyayari in our nature, kahit na ganun yung kanilang perspective, still, hindi pa rin naalis sa kanila, okay, yung pag-based, okay, sa mga supernatural processes pagdating sa pagbibigay ng mga gamot. Yan. So, for example, kahit na alam naman nila na bacterial infection, still their hope is in with spiritual rituals para ma-cure yung certain na sakit na yun. Well, so, that is on the metaphysical stage. And last, okay, ito ay tayo ay nasa scientific stage na. Yan. Scientific stage, ayan, doon na yan. So, it is now in the belief of science. Okay, medyo wala na tayong masyadong belief sa theological. Di ko sinasabing totally wala na siya, ha. We still believe in God, okay, in the absolute God. Okay, but hindi na sa lahat ng pagkakataon is lahat ng mga bagay na nangyayari is ino-coordinate natin, okay, sa God, okay, o sa iba, sa mga anito na tinatawag nila. So, wala nang mga anito na tinatawag ngayon, di ba? More likely tayo ay scientific na. Okay, wherein people tended to focus on the observation of the social and the physical world. Okay, for example, nagkasakit na ngayon si Aling Nena. Okay, so they believe that the cause of the sickness is the bacterial infection. Kaya ngayon, para magamot natin siya, hindi tayo masyado umaasa sa mga herbs, di ba? Kundi umaasa tayo saan? Sa mga medicines na nire-reseta ng mga doktor. Kaya ngayon, tayo ay nasa scientific stage na. Okay, kaya ngayon, 'di ba, konting kibot nga lang eh. Sabi nga, 'di ba, ang mga tao konting sakit lang, konting ganto lang, puta na agad sa doktor, tapos antibiotic agad. 'Di ba? Which is hindi maganda po ang antibiotic, okay, sa katawan. Anyway, so 'yun yung sinasabi ni Auguste Comte na three intellectual stages. Okay, so ito yung tatlong stages or processes, 'di ba, ng perception ng mga tao and understanding the social life. Next, we have Emil Durkheim. Okay, so this is number 2. Hindi to Emily, ha? Kasi si Emil po ay lalaki. Then we have Emil Durkheim. So, si Emil Durkheim, siya ay greatly na-influence po ni Auguste Comte. Okay, so isa sa mga na-inspire ni Auguste Comte in believing that for us to understand the society, we need to have scientific basis. Okay, so ngayon, dinagdag na lang nito ni Emil Durkheim that we need not only to observe in step-by-step procedure, but we must have these methodological principles that will lead us into research. Okay, so hindi na lang yung basta mag-observe ka, ganito yung alamin mo yung cause, at tapos mag-experiment ka, mag-observe ka para makapag-conclude ka. Hindi na lang yun yung sinabi ni Emil Durkheim. Sinabi niya that we must use, okay, a methodological principle or every methodological principle that will guide us. Okay, that will guide us to research. Okay, so therefore, diba, sinabi niya that the society should involve the study of
social facts. Okay? So, the study, for us to understand social life, okay, kailangan sa pag-aaral na ito, we must involve the study of social facts or the aspects of social life that shape our actions as individuals. Yan. So, ano yung mga social facts sa sinasabi nito ni Emil Durkheim? For example, norms. Okay, yan ay social facts yan. Okay, kasi totoo naman, tama? That we are using, we have these norms, okay? Yung norm na tinatawag natin, yung mga practices na normal na nating ginagawa, di ba? Ano pa? Morals. It is a social fact that we know what is good and wrong. Okay, what is good and bad. Okay? Customs, beliefs, and fashions. Okay? So, so as influenced by Comte, okay, so nakikita niya daw ang society, ganun din naman tulad ni Comte, na ang society daw ay set of independent parts. Okay? Kaya nga, meron siya, ang pinakauso dito kay Emil Durkheim is yung term niya ng organic solidarity. Okay. Under pa rin itong si Emil Durkheim ng structural functionalism. So, organic solidarity which results from, okay, nagkakaroon ng solidarity, pagkakaisa, stability, okay, solidarity in a society when, okay, the different parts of society are working interdependently with one another. Okay, so in-explain ko naman interdependently. Okay, so sinabi ko naman na ito kanina. So, yung idea na sinabi niya na mag-work ang society kapag ka interdependently nagpa-function ang bawat parts nito, yun ay galing kay Emil Durkheim. If there is a cooperation in a society, okay, ito mag-work, okay, magkakaroon ng social cohesion or organic solidarity na tinatawag natin. Ayan. So for example, no, ang pinaka naging basehan talaga nito ni Emil Durkheim to come up with this organic solidarity is based on the development of division of labor. Okay, division of, pasensya na kayo sa sulat ko ha. Okay, wala kasi akong gamit na na pen. Division of labor. Okay? So, the division of labor, it is refers to the specialization of work tasks. Okay? So, sa division of labor, pansinin mo sa isang company, may iba't ibang task naman sa company. Tama? May administration, mayroong production, may accounting, may maintenance. Okay, tayong tinatawag. But, these different departments work together, okay, to produce success in a company. Tama ba? Okay? So, ngayon, maliban sa, ganun nag-work, okay? According to Durkheim, ganun din nag-work ang isang society. May iba't iba tayong ginagawa, may iba't iba tayong roles, but then we must work interdependently with one another. Okay? So, ang division of labor, according to Emil Durkheim, must become a major of source of organic solidarity in our society today, okay? Kasi daw, in the development of industrialization and division of labor kasi, it become more complex and international in scope. So, bilang as a result, Durkheim argued that people became more dependent on each other, mainly because each individual need goods and services that other occupations provide. So, dati daw kasi, ang nagbibigay ng solidarity sa ating mga tao ay religion. Okay? Pag sinabing solidarity, di ba, ang nagpapa-unite sa ating mga tao ay religion. But because of the Industrial Revolution, okay, nagkaroon ng improvement pagdating sa industrialization, okay, yung tinatawag na kapagtayo na ng mga companies and factories and so on. Okay, yung industry na tinatawag natin, siya na yung nagiging source ng organic solidarity. Okay, napapag-isa tayo, okay, ng mga goods and services na pinoprovide ng mga factories, supermarkets, at ng mga tindahan. Okay? Kaya pansin mo, di ba tulad yan ang sinabi ko sa unang lesson natin, na hindi mo po pwedeng sabihin kaya mong mabuhay na mag-isa. Kasi you would not live without what? Work.
You cannot live without a job. You cannot live without the farmers. You cannot live without the supermarkets o yung mga wet markets na tinatawag natin. Saan ka kukuha ng pagkain mo kung wala sila? Kaya ang nakakapagpaisa or nakakapag-unite, ang nagbibigay ng solidarity sa atin as a society ay ang mga industries na tinatawag natin. Because of them, we were able to be united with one another kasi kailangan nating mag-survive sa pamamagitan ng goods and services that they provide. Okay? So, malinaw. Next. Okay? Next, we have the third one in structural functionalism, which is Robert Merton. Okay? Si Robert Merton, ito naman. Si Robert Merton, ang pinagkaiba nito ni okay, ni Robert Merton, ang pinag-aralan naman niya ay functions. Okay, that each structure of a society has its functions that is being manifested. Ibarahin natin. Okay? So, Robert Merton now studied that each structure of a society has its functions that are being manifested. Okay? It is natural for every structure to have this what we call functions na dapat na ginagampanan natin. Okay? Na dapat na ginagampanan natin. So, ang magbibigay sa atin ng solidarity, ng unity, ay ang pagtugon natin sa ating mga functions at roles na tinatawag natin. Okay? So, lahat, the school, the family, the government has their own different functions that must be filled in. Okay? So, ibig sabihin niyan, according to the... tama ba to? Okay. So, mali ako. Okay, tama. Pero tama yung in-explain ko kanina. Okay? So, ang focus ng pag-aaral nito ni Robert Merton ay ang functions na tinatawag natin. So, for example, ang education. Okay? Ang education, sabi niya, it can be seen with both manifest and latent functions. Okay? Ano yung manifest? Pag manifest functions, ito yung functions na nararanasan mo na ngayon. Pag sinabi nating latent functions, ito yung bunga, okay, ng function na ito yung bunga, okay, ng function na mararanasan mo in the future. So, for example, a certain structure which is education. Ang education, meron siyang manifest functions. Ano? Ano ang manifest functions ng education? It gives what? It gives knowledge to everyone. Diba? It makes a person or a student knowledgeable in a certain topic. Ayan. So, nagiging malinaw ang kanyang kaalaman, nagiging malalim ang kaalaman niya sa isang bagay, okay, because of education. So, what is now the latent function of education? Okay, the latent function, ano ang magiging resulta ngayon yan kapag ka nag-aral ka? Siyempre, magkakaroon ka ng trabaho. Magkakaroon ka ng magandang trabaho at later on, magiging successful ka kasi may maganda kang trabaho. Okay, so yun yung gustong sabihin sa atin ni Robert Merton. Okay, so also recognize, ayan, Merton recognized that the effects or outcomes of social structures are not, okay, necessarily good at hindi rin naman ito necessarily good, bad for everyone. Okay, tatandaan natin, according to Robert Merton, according kay Robert Merton, ganito. Mali. Kada isang structure, merong functions. Okay? Ayan. So, kada isang structure, merong functions. Okay? And each these functions, merong outcomes. Yun ang gustong sabihin sa atin ni Robert Merton. Lahat ng structure sa society may functions. Ngayon, itong functions na to, ng society na to, okay, it will give outcomes, okay, to a society. It might be good and it might be bad. Okay, so hindi sa lahat ng pagkakataon necessarily good to at necessarily good for everyone. Kaya nga, nag-end siya in coming up the term social dysfunction. Hindi porket, okay, lahat ng, papansin nyo, no, lahat naman ng structure may function, eh, pero bakit magulo pa din?
Do you get the point? Ang government nag-work, ang family nag-work, ang religion nag-work, ang school nag-work, pero bakit nagiging magulo pa din? Bakit nagkakaroon pa rin ng tinatawag na social dysfunction? Okay? Nagkakaroon ng social dysfunction kapag, anong nangyayari? Kapag walang, if there is no consensus with the people, okay, in a society. Pag sinabi natin consensus, if there is no agreement in a society. Okay? Dahil nga sa may iba't ibang function ng society, okay, let's now expect that there might be differences that will happen in a society. Okay? Kasi may iba't ibang function, di ba? Pot ulit na tayo, pangatlong ilang beses ko natang sinabi to na kada structure ng society, they work independently, but interdependently. Okay, but related with one another. So, ibig sabihin yan, kada function ng isang society, okay, may iba't iba silang ginagawa, may iba't ibang outcome. So, ibig sabihin, there might be differences na po pwedeng maging outcome nito. Ngayon, nagkakaroon ng social dysfunction. Bakit? Because of that, despite of that differences, okay, people tend not to agree with one another. Okay, may mga tao na, for example, 'di ba, na may mga tao na hindi kayang tanggapin ang difference ng ibang tao. Okay? Kasi ganito yung function nila. For example, may binigay ata siyang example dito. For example, okay? So, because of different functions, nagkakaroon ng differences sa background, status. Okay, example niyan. Nagkakaroon ng separation pagdating sa mga boss at sa mga empleyado. Okay, ang boss, ang role niya, ang function niya is mag-administer, mag-facilitate, mag-decision making. Ngayon, ang function ng employee is maging production. Maging part ng production. Okay, they work independently, tama? And because of their independent work, okay, nagkakaroon ng times na hindi sila nagkakaroon ng consensus. Agreement with one another kasi magkaiba sila. Kaya ngayon, nagkakaroon ng times na nagkakaroon ng social dysfunction kasi dahil nga sa iba-iba tayo ng function, hindi tayo nagkakaintindihan. Ayan. Okay, so ganun pala yun, no? Pag hindi nagkakaintindihan, ganun talaga ang magiging resulta niyan. Okay? Kaguluhan. Okay, next. Okay, the fourth one. Okay, so ang tagal ng topic natin dito. Medyo mahaba kasi ito eh. Okay, pero I'll try na paigsiin na lang siya. So, ngayon, last is si Albert Brown. Okay, next I see Alfred Brown. Okay, so one important concept in structural functionalism is that of social structure. Okay? So, ito naman yung sinasabi naman ni Brown, okay, na kailangan, ayan, na ang isang society, kaya in structural functionalism, according to Alfred Brown, is ang society daw ay composed ng iba't ibang structures. Okay, structures with different societal levels. Okay. So, but then, despite of the different societal levels and despite of different social structures, we must mutually work, okay, with one another for us to promote what? Harmony and constancy. Okay, so, yun lang yung kay Alfred Brown. So, ulitin ko, okay, recap tayo, no? Yung kay August Comte, para matandaan natin sa pag-aaral niya, okay, para maintindihan daw ang social life, kailangan natin gumamit ng empirical evidences. Okay. Ngayon, sa theory niya, nilagay niya doon ang different intellectual stages or yung iba't ibang process okay ng pag-observe ng mga tao to understand social life. Meanwhile, Emil Durkheim, okay, sinabi naman niya that he agreed with August Comte na kailangan merong gumamit tayo ng scientific basis to understand the social life. Okay, para mag-guide tayo sa paggawa ng research na tinatawag natin. So, he kumbaga ikasama sa kanya theory ang organic solidarity. Okay, there is a structure in a society
Okay, we are all, every structure in society are independent with one another. Okay, pero nagkakaroon ng organic solidarity kasi merong isang structure which is according to him the industry, okay, na nag-join sa atin. Bakit? Bakit napapa-unite tayo ng industry? Bakit? Kasi because we are able to see the need, okay, that we can get from them. Hindi natin kayang mabuhay kung walang magpo-produce sa mga pangangailangan natin. Meanwhile, kay Robert Merton, lahat ng structure merong functions. And each functions, there will be outcomes. Yan. And then Alfred Brown, okay, sabi naman niya that lahat ng society or lahat ng each part of our, in a certain society, there is always a social structure na may iba't ibang societal levels. But then, this different structure must mutually work with one another. So, yun yung structural functionalism. Okay, next we have, okay, Marxism. So, magiging mabilis na lang itong kay Karl Marx. Sana, okay. Ngayon, itong kay Karl Marx, ayan. So, Marxism siya. Okay, so ngayon, nagsimula ang pag-push ni Karl Marx sa Marxism because of Industrial Revolution. Okay, tandaan na lang natin. Nagsimula ang Marxism kay Karl Marx, syempre. Okay. Nagsimula ang Marxism kay Karl Marx during the Industrial Revolution. Guys, hindi ito, war ha. Pag sinabing Industrial Revolution, dito nagkaroon ng na-revolutionize or nagkaroon ng matinding transition from agriculture to industries. So, from farming to factories. Okay? So, yun yung tinatawag nating Industrial Revolution. So, ngayon, to make the long story short, okay, ano ba ang meron sa Industrial Revolution? Okay? Sige, bigyan natin ng picture. Sa Industrial Revolution, there were what we call factories, tama? Dito na uso yung mga factories, paggawa ng sapatos, ng tela, yan. So, sa factory, sa isang factory, laging may boss, at laging merong mga empleyado. Maling spelling. Employees. At merong mga tinatawag na employees. And because of this, nakakaroon ng tinatawag na hierarchy. Okay? Ngayon, itong mga boss na to, they termed it as capitalist. Bakit? Kapitalista sila. Kasi nagbibigay lang naman sila ng capital, nagpo-provide lang sila ng pangapital or ng puhunan, but it is really the employees who are working hard. Okay? Para magkaroon ng products at para magkaroon ng success ang isang factory. Okay? Naiintindihan natin. So, ngayon, because of that, na-observe nito ni Karl Marx, bakit ganun? Itong mga empleyado na to, sila yung mga nagtatrabaho, nag-overtime, di ba? Grabe, ang dumi-dumi ng katawan, sila yung nagpapakahirap. Meanwhile, itong mga boss na, sila yung mga nagpapakahirap. Pero bakit itong mga empleyado na to? Kung sino pa yung mga naghihirap para magtrabaho, sila pa yung mga nakatira sa mga slum area. Sila pa yung mga walang makain. Sila pa yung nahihirap pa makapag-aral. Sila pa yung hindi mabuhay ang mga anak. Meanwhile, itong mga boss na tinatawag natin o yung mga kapitalista na tinatawag natin, wala silang hirap. They're just giving away their money para magkaroon ng puhunan, pero sila pa yung mas mayaman. Bakit ganon? Ayan. So, doon na nagkaroon ng tawag dito, ng question ngayon itong si Karl Marx. Okay? Na because of Industrial Revolution, nahati ngayon ang society sa tinatawag na bourgeoisie and proletariat. Okay? Bourgeoisie. Ano bang spelling ng bourgeoisie? Okay, ito ay pang, ano siya, para siyang French. Okay? Na tinatawag natin. Okay. So, na ba yun? Ayan. Yan, bourgeoisie or bourgeoisie, sabi nila. So, ngayon, nahati ang society sa mga bourgeoisie. And then, the proletariat. Proletariat. Okay. So, ang mga bourgeoisie, sila yung mga capitalist. Sila yung mga mayayaman. Okay. Ngayon, itong mga proletariat, sila yung mga nasa laylayan ng lipunan na nagpapakahirap.
para yumaman ang mga kapitalista. So parang nangyayari sa atin ngayon, tama? Sa issue ng palay. Diba? So masasabi natin na ang mga magsasaka, sila talagang nagbibilad sa araw. Sila talagang naguguto, sila yung mga nalilipasan ng guto, mga napapagod, laging nakayuko, 'di ba? Naghihirap sila para magkaroon ng palay. Okay, magkaroon ng kanin, ng bigas, 'di ba? Yung mga tao sa city. Pero bakit ganoon? 'Di ba knowing na ang Pilipinas ang staple food natin ay kanin eh. So walang pamilyang hindi kumakain ng kanin. So ibig sabihin, talagang gamit na gamit natin ang resources ng palay. Pero bakit ngayon, no? Mas mayaman pa ang mga nagko-consume ng palay kaysa sa mga nagpo-produce nito. Bakit kung sino pa yung pinakamas naghihirap? Okay, sila pa yung mas mahirap, tama? Kaysa naman doon sa mga kapitalista na nagbabayad lang naman ng palay, wala namang hirap, may pera lang sila. Yun lang yung advantage na meron sila. Pero bakit mas angat pa yung buhay nila kaysa sa mga totoong naghihirap? Okay, so ganun yung doon nagkaroon ng curiosity ngayon itong si Karl Marx na dapat, na because of that, parang unfair, gano'n, di ba? Parang gano'n yung kanyang naging conclusion doon. Unfair talaga kasi ikaw yung naghirap pero ikaw yung susi para maging successful ang isang company, pero bakit ikaw pa yung mas lubog sa utang? Okay, meanwhile, yung mga nakaupo lang sa opisina, okay, mga payo pa taba-taba ko lang kasi during their time, mga ganun yan eh. Diba? Pero mga nagiinom-inom lang, pero bakit sila pa yung mas mayaman? Kaya nga doon na siya nagkaroon ng tinatawag na Communist Manifesto. Okay? Doon na nakapag-come up siya ng Communist Manifesto. Na ang kasama niya dito ay si Frederick Engels. Frederick yan na, basa kasi dyan, Friedrich ng iba. Yan po ay Frederick, okay? Frederick Engels, okay? So ngayon, nagkakaroon daw ng social conflict na tinatawag because of the struggle between the segments of society over valued resources. Okay? So yun yung sinasabi ngayon ni Karl Marx. Okay? So nagkakaroon ng social conflict kapag ka hindi equally shared ang valued resources. Okay? Kapag ka, for example, tulad ng example ko kanina, no, na ang mga magsasaka ang mas naghihirap, pero bakit sila pa yung masirap sa buhay at hirap na makakain araw-araw? Ngayon, sa communism, ang pinaka-point lang nito is dapat lahat ay pantay-pantay. Okay? Dapat kung ano yung pinaghirapan mo, okay, yun din dapat ang marireceive mo at marireceive ng kapwa mo. So, ganun, nagkakaroon ng social conflict because of the segments or the struggle between segments of society over valued resources. Hindi kasi pantay-pantay nakakaranas ng kaginhawaan or walang equality na nangyayari. Yan. So, ngayon, ang sinabi nito itong si Karl Marx na mabubuwag lang yung struggle between the proletariat and bourgeoisie kapag nagkaroon ng proletarian revolution. So, yung sabi niya na mabubuwag lang, syempre, if there were people who will rise up okay, and tell that it is not good anymore. Ayan. Ngayon, paano siya mangyayari? Mangyayari siya if the industrial workers must become aware of their oppression. Kailangan maging aware muna ang mga proletariat sa totoong nararanasan nila. They must become aware, okay, that they are really expressing oppression from the bourgeoisie. Na sila yung naghihirap at dapat makareceive sila ng sapat na na sweldo, ng sapat na resources, kapalit ng paghihirap na ginagawa nila. Ngayon, bakit ito nasabi ni Karl Marx? Bakit? Kasi pansin nyo, bakit gano'n? Bakit nasabi ni Karl Marx na kailangan maging aware muna sila sa oppression? Imposibleng hindi sila aware, tama? Kasi nga, naghihirap sila. Meron kasing belief kasi during that time, na itong mga proletariat na to, they are believing that they are being poor in this real world because there is a reward that they will receive in the afterlife.
Nagigets nyo. Meron tong something about religion. No? Kanya tinatawag. Meron tong background pagdating sa religion. Okay? Kaya hirap na maging aware ang mga proletariat na na-oppress sila ng mga burgos ba? Kasi merong mindset kasi ang mga proletariat noon na kaya lang sila naghihirap, okay lang ang maging mahirap. Walang problema yon as long as kasi kapag ka namatay ka in the afterlife, there will be wealth na nakaabang sa'yo. So, okay lang na tiisin mo ang meron ka ngayon kasi afterlife, magiging maayos naman ang buhay mo. Okay? Which is totoo naman talaga, yung biblically speaking. Okay? Pero nagamit lang siya sa maling konsepto. Okay? Okay? At tinatawag. Kaya na sabi to ni Karl Marx na kailangan maging aware muna ang mga proletariat of their own situation. And when they become aware of their own situation, that is now the time wherein they need to establish a proletarian revolution. Okay? Magkaroon ng ang revolution lang ang susi, okay? Ang paglaban lang at pag-arise lang ng mga naaapi ang susi para magkaroon ng kaliwanagan at para magkaroon ng ma-end na yung tinatawag natin na capitalism. Okay? So ngayon, ayan. So as mentioned before, historical materialism is an important concept of Marxism. Ayan. So Marx emphasized that material conditions, ayan na nga, talaga na sinabi ko, material conditions shape consciousness. Okay? Consciousness and history in his work, The German Ideology. So madaling salita, itong si Karl Marx, ayan, maliban sa sinabi niya na kailangan ng proletarian revolution, nagkapasok din sa kanyang Marxism na philosophy is yung apat na stages ng society. Okay? Naturally, okay, mamaya sige, discuss ko muna yung four stages ng society. Una, there is a primitive communism. Primitive communism, okay, merong hunting and gathering. Okay, hunting and gathering society ito, wherein every resources are communal. Ibig sabihin, every resources are being shared with one another. Walang agawan ng material. Kaya nga sabi niya, diba, ang material condition or ang valued resources ang nagiging cause ng social conflict. Kasi hindi nga pantay-pantay yung nare-receive ng bawat isa. But during the primitive communism, there is a shared and communal ownership of the materials or of the valued resources. Ngayon, nagkakaroon lang ng conflict kapag ka merong material scarcity. Okay? Walang problema pagdating sa pag-share, okay, ng resources with one another. Nagkakaroon lang ng problema kapag naubos na yung materials ninyo. Okay? But next, aside from primitive communism, slavery. So, sa slavery, ayan, hindi na siya communal, hindi na siya shared kasi nahahati na ang society at ito ang nagiging cause na ngayon ng social conflict na nangyayari between master and slave. Okay? Unlike with primitive communism, communal, pantay-pantay kayo, hati-hati kayo, pero nagsimula ito sa slavery when the social source of conflict happened between the master and slave. Then feudalism, okay? So, yung conflict, nagsimula naman na siya saan? Nagsimula siya sa between landowners and serfs. Okay? Sulat ko pala siya. Okay, so una is primitive communism. Okay? Ito ay communal. Ito tinatawag natin. Communal. Then, we have slavery. Okay, alam nyo naman na yan. Slavery, master and slave. Then, we have the third one, feudalism. Okay? So, feudalism, it is between the feudals, or land or owners. Sorry. Para madali natin siyang maintindihan. Landowners, okay, and then we have serfs. Yung mga serfs sila yung mga agricultural laborer. So feudalism nangyayari ang conflict sa feudalism kasi merong conflict between the landowners and those people who work in their lands. And then last, merong capitalism. So yun na nga, capitalism, nangyari ito during the Industrial Revolution wherein the source of conflict happened between the bourgeoisie and the proletariat. Okay? So ngayon,
ma-end, okay, ngayon ang ideal society po para kay Karl Marx ay classless society. Pansin nyo, sa lahat ng mga ano, sa lahat ng types or stages of society, according kay Karl Marx, lahat may class. Slave master, feudals or landowners, serfs, and then proletariat and bourgeoisie. So, laging may class. Ngayon, magkakaroon lang daw ng isang maayos na society if there is a classless society. And it is the ideal state of society according to Karl Marx. Ngayon, ngayon para matanggal, para ma-achieve itong classless society na to, there must be a revolution. Okay? Naniniwala kasi itong si Karl Marx. Okay, ano ba ang meron sa classless society? Pag classless society, ibig sabihin no, wala nang mga master, walang mga landowners, walang mga masters. Every resources will now be owned by everyone. Wala nang kapitalista, wala nang mga mayayaman, wala nang mga boss, okay, but everything will now be owned by everyone. Okay, so yun yung communism na tinatawag. Everything will now be owned by everyone. Okay, represented by the government. Okay, pero hindi literal na pagmamayari ng presidente, hindi ganun. Okay, representative lang ang government, but every resources is owned by everyone. So, example ng mga communist na country ay North Korea. Okay, so pansin nyo, ano bang masasabi nyo sa North Korea? Okay, ideal ba ang classless society? Okay, kaya sige, ganito ang ating recitation, okay, for this week. Okay, do you think that classless society is an effective type of society? Okay, sa tingin mo ba magkakaroon ng maayos na solidarity and constancy in a society if we are classless? Okay, so you need to put to write your private comment as you upload the activity in week 5. Week 4. Okay, so ganito ang deal natin, ha? So you should not say to your classmates that there will be a recitation. Okay? So malalaman nyo lang na may recitation if you have watched this video lesson. Okay, malaman ko lang na merong nakapagkalat na may recitation at merong nagsabi ng tanong sa recitation, malalagot na lang. Okay? So, you need to remember that. The question is, do you think classless society is an effective kind of society? Yes or no, and why and or why not? Okay? Ayan. And last, okay, nasa last na tayo, yay, okay, nasa last na tayo, that is Marxism, okay, that is Marxism. Then we have here symbolic interactionism. So, in symbolic interactionism, ito ay proposed by, Herbert Mead, agad ilalagay ko, kay George, ano ba yung nangyayari eh, okay, George Mead. Okay? Tatandaan na, sa recitation, hindi siya dapat ipagkakalat. Okay? Malalaman mo may recitation ka if you have watched this video lesson. So, tandaan ng recitation, hindi naman siya required. You could watch this video lesson or not. It is okay. It will not be, it will not have this great effect on your grade. At least you have the credits. Okay? So, yan. Ngayon, atong si George Herbert Mead, okay, laging sinasabi niya, kaya nga symbolic interactionism, that is not referring to literal symbols, hindi siya literal na symbols, ha? But this will includes our posture, ayan, ano ang mga symbols na yan, posture, the tone of voice, voice inflections, ayan. So, itong mga to, it will affect our relationship with one another. So, the way we communicate, the way we talk and interact with other people, it will affect, okay, our relationship with the society. Okay? So, ang pinakatatandaan natin kay George Herbert Mead, hindi siya katulad ng structural functionalism na nakikita ang society as a whole, as a system with different parts. Hindi siya ganon. Tulad din ng Karl Marx, diba? So, ang atake niya sa pag-aaral ng society ay maintindihan ang pangkalahatan. Ang pinakaiba ng symbolic interactionism kay sa structural at sa Marxism, isang atake ni George Herbert Mead dito ay individualistic.
Okay, individualistic. Kaya nga meron siyang kanyang sariling term sa pag identify ng self. So mas naiintindihan mo ang isang society kung pag-aaralan mo kung paano nag-grow. Okay, ang isang tao. Okay, kaya nga siya individualistic na tinatawag. Okay? So the part of an individual's personality is composed of self-awareness and self-image. Importante, okay? Importante ang process ng self-discovery and self-development enacted by the use of gestures for you to understand yourself. Okay? So ngayon meron tayong tinatawag na threefold, okay, of stages of the self: play stage, game stage, and generalized other. Number one. Okay, so it is the play stage. Okay, anong meron sa play stage? Okay, mabilisan na lang ito. So, during the play stage, ang nangyayari ito sa mga bata, wherein they see the people around them with, wherein the children, they see the people around them owning a specific gender role. Okay. So ngayon nakikita nila ang perception lang ng mga bata sa mga tao ay babae at lalaki. Okay? Ngayon kapag babae ka, okay, naiintindihan nila na kapag babae ang isang tao, ganito dapat ang favorite color, pink dapat ang favorite color. Pag babae ang isang tao, dapat ganito ang trabaho niya, nurse dapat siya. Okay, secretary dapat siya, teacher dapat siya. Ngayon kapag lalaki ang isang tao, okay, naiintindihan ang pagkakaintindi ng mga bata during the play stage is ano? Dapat sundalo, dapat police, dapat doktor. Okay? So ngayon yung roles, okay, yung interpretation ng mga bata during the play stage in the roles of people are based on gender. Okay, so that is play stage. Next, we have the game stage. Okay? During the game stage, kaya pansin nyo, mabalik tayo sa play stage, no? Kaya pansin nyo, ang mga bata, o si yung mga bahay-bahayan, o ikaw si mama, ikaw si mother, ikaw si father, ayan, tapos father, di ba, dapat ikaw yung magtatrabaho, tapos ako yung mother nila, ako lang yung nasa bahay. So, naiintindihan nila na ang mga tao merong role sa society, pero nakabase ito sa kanilang gender. Okay? So, ngayon, game stage. Okay? Anong pinagkaiba ni game stage sa play stage? Hindi na siya base sa gender. Okay? Hindi na siya nakabase sa gender, but nakabase na siya sa function ng isang tao in a group. Function in a group. Okay, kaya nga siya play stage eh. Kapag leader ka, 'di ba? For example na lang nito, yung Chinese garter, 'di ba? Kapag mother ka, okay? Ano ang nakikita nila ang role mo kapag mother ka is ikaw ang bumubuhay sa mga babies mo. Kapag baby ka, 'di ba? Ikaw yung tagapahamak, okay? Pag na-dead ang baby, kapag na-dead ang baby, expected natin na ang role ni mother ay i-save siya. Kapag na-dead si mother, okay, ang mangyayari ngayon na maaapektuhan yung isang buong grupo, madedead din ang lahat. Dead mother, dead all. Okay, so hindi na nila nakikita, or hindi lang sa Chinese garter, for example, in a baseball. Okay, so sa isang larong baseball, may iba't ibang roles, may iba't ibang functions, regardless of the gender. So naiintindihan nila na may iba't ibang functions outside of the gender. And last, pangatlo is the generalized stage or generalized other. Generalized. Okay, anong meron ngayon sa generalized other? Okay, so ito ay nangyayari na sa mga adults. So generalized other, it is greatly influenced by culture. Okay? So hindi na lang siya basta sa gender, hindi na lang siya basta lang sa roles na nakikita mo in a certain group, pero ito ay greatly affected na by gender. Okay? So ang behavior mo o ang attitude mo ay base na sa kultura na kinalakihan mo. Okay, for example, an employee, ano dapat ang culture na meron ng isang employee? You will act, okay, culturally based as an employee kapag ka ikaw ay pumapasok early or on time. That is culturally based. Kasi yun ang perspective natin kapag ka-empleyado ka, dapat sumusunod ka sa boss mo, dapat pumapasok ka on time.
Okay? So, as a play stage, ulitin ko, ang roles, nag-aakta, ina-act ng mga bata, ang mga roles nila depende sa gender. Sa pangalawa, ina-act nila ang roles nila, they behave certain attitudes or certain behaviors depending on the function in a certain group of people. Meanwhile, in third one, generalized other, ang kanilang behavior at attitude ay nakabase na ngayon sa kanilang culture. Okay? So, that's it. Hanggang doon lang ang ating lesson for today. So, if you have any questions, ayan, pwede kayo sa akin mag-personal message or mag-comment kayo dito para makita ko kung ano yung mga tanong ninyo. So, that's it. I hope that everyone will have a blessed day sa buong week. Thank you and see you around.